Hello guys, welcome back. Ngayon tingnan natin itong vacuum cleaner, home maker, bagless, dual cyclone. Ang complaint, maingay, at may nakita ako parang hindi naka-align. May gumalaw eh. Tingnan natin muna itong ingay. Medyo naamoy na kaagad ako. Ito, medyo nawala sa alignment. Siguro nabaksak. Ayan, lakas oh. Ayan ang sira. Ang problema, medyo ibang amoy. Parang may nagsisigang ano. Tingnan natin. Guys, sa magbubukas na ito, no? Dito tayo, no? Saan natin dito? So, sikwatin lang ito. Tapos, aangat ito. Sa tingin kabila. Tapos, hindi mo pa maangat ito, no? Meron tornilyo dito. Ngayon, yung parang blind na tornilyo, yung hindi mo mapapansin kung saan at ano yun yung isa, meron pa siyang parang hindi makitang tornilyo dito. Yan. Hindi mo siya mapapansin. Yan. Magkabila yan. Nakapilitin mong baklasin eh. Talagang ano yan. Yung isa naman, dito natin, nandito naman siya sa ano. Dito sa kabila. Yun. Parang hindi mo siya mapapansin. So, pag medyo high blood ka, babatakin mo na kagad dyan. So, labas na ito. Sino na gumalaw na ito? Yung mga tape-tape na, kaya pala nagkakaanana.
Finally, ito yung sira. Amoy yung sunog. Ang amoy na. Mainit pa eh. Ano lang, generic ko lang yung saksak. Mainit na kagad. So, tingnan natin kung may pamamalit tayo dito. Guys, minakuha akong motor na ito ng vacuum cleaner. Nagko-compare natin itong dalawa. Ito, itong nasa left sira, ang ano na ito, nagsisiklab na siya. Talaga sira na siya. Kumbaga sana malakas ang liab na ito. Ito naman, yung nire-repair ko ngayon, hindi siya nagsisiklab. Pero ang pag ano niya, hinawakan mo sobrang init. So, nag-iinit naman siya. Pero pag tinignan mo ang takbo ng ano niya, almost good pa. Ngayon, tutuklasin natin bakit nag-iinit. So, bago natin baklasin to, at saka ito, papakita ko muna kung paano mag-test ng armature nito na hindi na binabaklas. Huwag ka sa ano nang mabilisan na na-test. So, wala yung nila-drawing natin. Okay guys, drawing muna natin yung not sure kung paano natin ito connect lang. Ito yung brush niya. Dami na yung brush. Ito yung brush ko. Yung brush. Tatak mo sa winding yan. Winding. Ito natin ito dito. Ito naman. Ito. So, direkta na natin. Wala namang na switch. Demonstration lang naman ito. Medyo pagandahin na lang natin. Tetestingin yung tester yan. So, tester. Digital 0.00. Negative, positive, drag. And saan? So, ayan ang testing natin.
So, parang te-testingin natin to. Kung titignan mo, nasa resistance to. Ano ba? Nasa resistance. Sa ohms. Ohms setting. So. Ito yung pinaka-armature niya. Ito ang brush. Ito ang brush winding na. Ito. Yung winding na north and south siya. So, pag tinest natin itong dalawa na ito, dyan. Yun na yung tester. So, dito tayo susundot ng tester. Dito sa linya na ito. Kesa ibaba natin to. Yung ano to, testing pang mabilisan. Baga sa ano, hindi nababaklasin tong ano na ito. Ito na kagad dyan, itong dalawa na ito. Line 1 and line 2. Line 1 and line 2, kukunin natin yung resistance. So, ito, tingnan natin. Ito, ito yung bad niya, nagsisiklab na. So, ang purpose natin, titingnan lang natin yung resistance ng sira at saka yung resistance ng buo, pareha siya, no? Same vacuum cleaner model na motor. So, ito naman, nagiinit, hindi siya sumisiklab. So, babaklasin natin to, bakit maganit. Maganit siya. Ito naman, maluwag. So, umpisahan muna natin testing ito, no? Itong sira. So, tutok natin sa kasanggalin muna natin ito para makita yung tester. Dino ba? Yan. Yun. Tapos natin ito konti, ano? Para hindi ito nasisilaw. Yan, kita niya. Lalagay natin siya dito. Kahit sa ano, hindi na resistance ng laman tayo. Sa anong polarity. Saka dito. Yan. Tusok na natin dyan kahit saan. Tumataas. Ito pag pinipihit ko, yan, pataas ng pataas siya. 7.9.8. Kasi pumipihit yung armature, kumbaga yung brush niya nag-iiba. 8.2, 8.7. So, iba-iba siya, oh. May 10, mataas na masyado yan. 8. Yan, 10. Mataas yan, ha? Ang laki ng mga deviation niya. 9. 10. Hold on natin siya. Yan, 9. 8. 7. So, iba-iba. So, ito ang sira, ano, yung nagtitiklak siya. Pero hindi basihan na minsan magandang maganda yung testing mo sa resistance pero may sayad naman yung ano. So, resistance check lang tayo dito. Basihan lang. Kasi hindi rin 100% na ano eh. Maganda nga yung winding mo pero sayad naman pag tumakbo. So, kunin natin yung buo. Alis natin lang sa. So, kaya ako meron dito, iniikot ko to. Iniikot yung pinaka-armature niya. Ito. Ayun, nabura na.
So dito naman natin lagay sa isa. So ang resistance niya mababa 6.4. 6 na. Oh, maganda, kahit anong pihit ko, nasa 6 siya, 7. O yun, 6.9, 6.3, 6.5. Dapat kahit anong pihit mo dyan, hindi maglalayo sa 6.7. Pag nagkaroon ng 8, 9, 10, may medyo alangan din yun. So, paikutin ko ng todo sa 7, yan. 6.9 6 6. Baga sa ano, yung tama ng armature nandito siya in between, kaya nakakapagano ng resistance ganyan yung dalawang armature niya. Nandito yung brush niya, yung brush niya yan kabila. So, pag iniikot kong ganon, magbabago siya. Pero kung maganda ang ano niya, winding niya, ayan, lagi nasa 6.4. Kaya medyo may pag-asa pa. 6.8, 6.4, 6. Kahit anong ganon ko, basta pag binatawan ko, mabaksak sa 6.5. So, eto, tumatakbo siya. Hindi sumisikla pero mainit. So hindi ko malaman kung bakit ito masyadong medyo masikip ng konti. Kung sumayad o merong kinaing mga plastic. Kasi minsan, ano natin ito. Kasi minsan ito tinatanggal nila yung filter. So papasok dito. Kasi minsan pag mahina na, tatanggalin nila yung filter eh. Dire-diretso dito, hindi na matatanan. So, ihigupin yung mga plastic sinulid. Yan na. Medyo mag-iimulman na medyo maano. Kasi yung ano niya yun, masyado siyang matik yung ano. Pag ginanong ko, patay kagad oh. Hindi katulad na itong isang ano, sira pero yung mechanical niya maganda oh. Baka sa ano, may freewheeling. Ito, wala na, masikip. So, okay na. So, babaklasin natin dun sa kabila, sa gato, kasi may pang-ipit dun. Titirayan natin itong ano, pok. Dito, kasi ayokong tuklabi ng screwdriver. Ito, masailan to eh. Pag ginanon mo, ang hirap i-ano, minsan, pag nayupi yung loob na gumano ng konti, na-deform, sumasayad na kagad yung ano, yung pinaka-blade sa loob. So, sinatsaga akong pukpukin to. Ganun-ganun lang. Nalagyan ko ng langis ng konti. Pero ito muna ang anuhin ko kasi pag-practicean muna natin to. Sira na naman to. Kasi minsan, napaka-ganit ang hirap tanggalin. So, dun tayo sa kabila. So, eto, guys, ha, inipitan ko lang ng dalawang screwdriver na sa butas para humawak dito. Mayroon kasi paghahawak mo, hindi mabalik. So, pukpok lang ng konti. Nilagyan ko na lang isang gilid. Pukpok ko lang ng konti-konti yan. Yung mamadali na kailangan balanse lahat. Pitik-pitik lang, walang puwersa kasi pag na-deform to, ang hirap eh. Ano na yan, reject na yan, mahirap na ipasok uli yan. Medyo malaki na. Ayun na, bigla nung nagmadali.
Ito yung sira. Pero hindi yan ang tatanggalin natin yung ita. Sa pang mayroon tanggalin ito, ganun ka ng ganun, walang kapitan. So, gagamitan natin siya ng impact drill na matulin. Kasi pag pinigil mo ito, wasak. Yung iba, pinipigil dito, nilalagyan ng kahoy. Pwede rin yun. Dito sa ano, pinib. Kaya lang, ito lang, pwede nang makuha sa basahan ng konti. Kasi reverse eh. Wala siyang ano, wala siyang pasalungat na patanggal. Karaman na natin mamaya, ano. So, kunin muna natin yung isa. Tama. Eh, minsan ang hirap eh, magkanit. Kung ano, pakpok, kung dami kong na-deform dito dati nun. Ano kung bara-bara o man yun. Wala pang na-deform na, tapon na yun. Ganyan yung papasok na naman yun. So, nakawali natin itong screwdriver. Ito naman para may ano lang, may tanggahan pag pinupok. Nakakaya ng impact drill. Kasi ito lang pinatatanggal ko sa mga motor eh. Kaya ito kasi pag walang impact, umiikot lang ito eh. Pag minano-mano mo, wala kasi siyang makakontrolahan na ito. Pag may malakas ang ano, titignan natin. Ano ba pinakamalakas ko? Ayan, mama lang siya. Titigilan natin ang konti. Makakaya. Yun. Natin ang ano ang kahoy para mapigilan yung armature. So, ito yung pinangipit ko, no? Dinala ko dito para malinaw. Ito, nilagyan ko ng ipit yung armature. So, yun.
para hindi siya gumalaw magkabila, saka inipit ko sa gato. Huwag nyo naman masyadong ihigpitan, baka masira yung pinaka-commutator. So, ito siya ngayon, atake natin ito siya kung anong laman nito. Guys, ito yung pinakahala niya, no? So, ito na lang muna itong washer na ito. Malawa ang ito. Tapos washer na naman. Washer. Tapos tatanggalin ito. Malawang ito. 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 Ano ko bakit? Parang pinahano ko. Ano naman tama yung ano niya? Yun. Sa likod, okay. Itong harapan, may maingay. Ito ang tayo. Ayan. Nasak na yung bearing. Ayan. Gewang-gewang. Okay natin siya. Ito yung sira. Ito. Lugalog. Tanggalin natin.
na din. Na. Okay guys, please subscribe na lang, hit the notification bell and mag-like na rin. Thank you for watching.